So itong content na to, dapat talaga noon na noon pa ginawa. Kumbaga, it is in front of our faces all this time, pero bakit hindi namin ginagawa? Hindi ko rin alam talaga actually, bakit hindi. Pero alam nyo na siguro yung lulutuin natin ngayon. Yung King Crab. Alaskan King Crab. Bin, tira mo to. Hindi, pero alam nyo na siguro, ang lulutuin natin ngayon ay bangus three ways. Teka lang, yabang mo naman. Bakit? Yabang ang puti ko. Ay, may mga pirma-pirma pa yan, par. May mga pirma-pirma pa yan. Totoong pirma yan, ha? Hindi printed yan. And dahil nakita nyo na nga yan, dapat nyo malaman na ang Shake, Rattle and Extreme ay nasa Netflix na worldwide. Pare, kahit ikaw ay nasa Netherlands, Singapore, Thailand, o kahit Antarctica, mapapanood mo yan, pare. Ethiopia. Kung nasa ka man sa mundo, mapapanood mo yan. Basta meron kang Netflix. So kung hindi mo pa mapapanood, panoorin mo na. At, pero mamaya na, pagkatapos mo panoorin itong vlog na to. Mamaya na. Bangus three ways. Alvin, matanong kita. Sir, masyado ka malapit. Tanong lang. Dumidikit, sir. Okay lang yan. Ano? Ano ang pinakapaborito mong luto sa bangus? Siyempre, ano, yung binabad sa suka, tsaka puro bawang. Yung japayoki. Japayoki ito, huwag yun eh. Basta talaga nung bata ko, may naglalako niya, nakabilaw, tapos kinukutsara yung suka. Oo. Tapos sabi lang, japayoki daw. Nung bata ako, so bata ako, alam ko na kung ano yung japayoki. Mr. De La Cruz, ano ang paborito mong luto sa bangus? Hey. Gaya-gaya ang puta. Ayoko na. Number 2 na paborito mo. Number 2 na paborito mo. Prito lang. Hindi, pero yun nga mismo. Yung technically, yung parehas sinabi nyo, parehas prito lang yun. Oo. Parehas prito lang yun. Isa yun lang, may timpla. Well, sa kanya, siguro asin lang o patis lang, di ba? So, paano pa ba natin i-utilize ang bangus? Tingin ko kasi talaga. Talaga ng Alaskan King Crab. Sir. Naamoy niyo po ba yun? Hindi, pero eto nga, siguro kaya ganun kasi baka prito talaga ang isa sa pinakamasarap na luto ng bangus talaga. Baka. Pwede rin namang ihaw yung may sibuyas kamatis sa loob. Sarap yun. At dahil nga dun sa, ano na yun, sa findings natin na yun, mula sa dalawang kumag na ito, lahat ng bangus natin ngayon ay technically prito-based. Pero hindi lang basta prito, pare. Ang mga lulutuin natin ay basic na bangus sisig, bangus ala pobre, tsaka isang inspired sa isa sa paborito ko ino-order sa Sarsa, restaurant ni Chef JP, yung kanilang parang bangus inasal, pare. Sarap nun. So, ano ba kailangan natin gawin? Simulan na natin yan. Unahin na natin yung bangus ala pobre. Ano ba bangus ala pobre in English? Tira mo nga. So, hindi ko rin talaga alam. Noon pa ako nakakarinig ng mga ala pobre dishes. Hindi, ala pobre lang. Sige, ala pobre meaning? Poor man. Poor man's. Ala pobre, which literally translate to poor man's blank. So, ito ay bangus ng mahirap. Poor man's bangus. Oo, parang ganun. Bakit kaya? Sa kaya nagmula yan? Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Bata pa lang ako, marami ng ala pobre. Marami na kung ano-anong ala pobre. And lahat sila, merong garlic. Parang yun lang yung ano niya. Yun lang talaga yung ano niya. So, sundin na lang natin to, di ba? So, timplahan muna natin yung bangus natin. Nga pala, no? Bangus namin, napakaganda, di ba? Napakalapad, napakatataba. Oo. Bakit? Ay, wala pa, sir. Kala ko meron. Anyway, ang bangus na gagamitin natin sa lahat ng recipe na to ay bangus boneless, may kaliskis. Kasi pwede mong patanggalan ng kaliskis yan, par. Pwede, pero para dito, hindi na. So, as in, tsaka presya dito lang kapag pinapa-boneless mo, minsan yung ano, bangus, medyo nadudurog talaga ng konti. Paminta. Kasi yung pagkatanggal ng kaliskis ng bangus, sa nakita ko, binuboneless muna nila bago nila kaliskisan. Ganun yung nakikita ko. So, nadudurog na talaga. Hindi ko alam kung dahil ba madalang lang may umorder noon, pero ewan ko. Masarap kasi yung balat ng bangus eh. Masarap yan. Oo. Pero ako, nakakain ko rin yung kaliskis ng bangus kapag tostado. Hindi ko nire-recommend na nagawin nyo. Pero kahit ano naman, gagana to. Pero gusto ko i-present yung mga bangus natin na ano eh. Na buo. Mas festive tingnan yan kaysa sa sinigang na bangus belly na nakachap. Alam mo yan, di ba? So, kiskis lang natin yan. Tapos, ang disadvantage lang nito, kailangan mo na medyo malaki-laking kawali para maprito to. Usually, pag ako, deep fry talaga ng bangus. Pero kasi, kapag nag-shallow fry ka, mas mapapalutong mo siya kasi mas malapit siya sa bakal. Ngayon, ang pagpiprito natin dito, wala naman kung ano-ano. Basta iprito nyo lang sa danes na gusto nyo. Ako gusto kong danes, ding-dong danes eh. Tapos habang piniprito natin yan, pwede na tayong gumawa nung ala pobre sauce. Kasi ganun lang yan eh. Pritong bangus na may sauce. Ganun lang, di ba? Ang ano kasi, par, ang bangus kasi, yung lasa niya neutral. So pwede mo ipare sa kahit ano, di ba? Kaya ang daming variation. Meron ano, bangus steak, yung parang bistek. Timplang bistek, pero bangus. Tocho. Tocho, napakasarap ng tocho. Kuha tayo ng bawang. Yan natin dyan. Ating butter. Kailangan mataas yung temp ng pagpiprito natin. Kasi gusto natin siyang ano, mag-crust agad yung ilalim para yun yung mag-hold sa kanya. Pero hindi sobrang tagal na nagkakadurug-durug na yung isda.
Parang ganon. So may tamang lambing dyan, di ba? There is a right. May na-discovery ako lexical gap. Romanticization? Ano ba? Walang lamb... Ano yung lambing sa English? Paki-comment nga sa baba kung ano yung lambing sa English. Pero pa naman tuloy sa atin dito, lambingan bridge. Lang ha? Wait lang ha? Kailangan di madurog. Kapag nadurog, yan gumen na sorry. Ganyan gusto natin. That's what we want. Ngayon, yung buntot, hindi naman kakainin yan, pero hindi pa rin magandang hilaw yan, pre. So, sabuy-sabuyin nyo ng, ano, tama, ng mantika. Kuya, Spar. Lagay natin dito. Ala una! Alas dos! Alas. Oh, ala pobre, ha? Magaling yun. Pwede natin ilagay sa plato. Kuha ka na rin agad ng plato. Okay naman. Balik tayo dito sa ano natin, sauce natin. Dagdagang pampano. Pah! Dinagdagan ko pa ng butter. Tapos gagawa tayo ng roux, pare. Ayan. Ang 1 tablespoon ng harina ay kaya magpalapot roughly ng 180 ml tubig sa medyo malapot na consistency. Tubig, par, konti-konti lang. Sintayin niyo yung maximum na lapot. Toyo, mainly for the color. Kung sino pang itima ng konti, wala namang problema. Pwede rin kayong gumamit ng dark soy sauce kung gusto niyo. Nor chicken powder. Tapos, since garlic nga yung kailangan naka-forward dyan na nalasa. Kaya natin ang garlic powder. Yan. Tapos, gusto nga natin na, again, yung garlic talaga na dyan. So, meron na tayong nakagisang garlic. Lalagyan pa natin ng fresh na garlic sa dulo na hindi nakagisa. Iba ang lasa niyan, pare. Depende kung paano mo lutuin ang garlic. Mag-iiba talaga ang lasa niyan. Konting asukal. Siyempre, para to ba, miss? Para saan pa ba? Tapos yung iba, naglalagay ng ano dito, ng asim. Pero nasa sa inyo na yan. Iba, nagpipiga ng kalamansi, ganyan. Pero ako, etong asim ang gusto kong ilagay. Worcestershire sauce, pare. Masarap lang lagi sa seafood may konting asim eh, di ba? Medyo napuputlaan lang ako sa kulay niya. Ayusin natin. Dark soy sauce. Punta. So medyo mas malaki kasi yung bangus namin kaysa sa lalagyan namin. So may chance na tumapon to. Galingan ko na lang. Sana tama. Hindi. Karat lang natin dyan. Yan. Again, iba kasi lasa ng lutong sibuyas sa hilaw na sibuyas. Yun, no? Yun. Oh, pare. Mukha bang 4 months bangus yan? Okay. Di ba? Pag binira mo sa labas, baka 800 na yan eh. Di ba? At eto na, pare, ang ating bangus. Ala pobre na. Napakadali, napakabilis, at malamang. Napakasarap din, pare. So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, stoma ko muna konti lang. Gara mo pinang, gara! Kanina, kanina ka pa! Kadyante, natawa ako eh! Tapos, galing pa ni Ian sa kanina. At my expense! The perfect bite. Wala yung taba. Ka bang marinig yun? Ano nga? Chan ka ba o laman? Chan, chan yan. Sige, laman tayo. Okay sa'yo? Okay sa'yo? Uy! Chaser! Oh, di ba? Ganun ang chaser. Di ba? Ang lakas ng kanin. Tanda isang bangus ang pamilya talaga, di ba? Okay sa'yo? Kaya mong gawin? Madali lang, di ba? Basic na basic lang, di ba? Kahit si Albi na hindi marunong magbakulo ng tubig, kaya... Eh, ba't hindi mo ipakita sa vlog na marunong ka magluto? Di ba? Pero ano, masarap, simple, at saka hindi nakakahiyang i-present sa pang-ulam man, pang-celebrasyon, di ba? Hindi mahal yan, pre. Hindi mahal yan. Napakadali niyan. So, para sa akin, this is a winner. Panalo to, pare. So, dura tayo sa ating pangalawa. At yun siguro ay... Di ba ako sure sa dalawa eh? Cut mo muna. Tanggal muna ako ng sombrero. Init par. Ang gagawin natin, ganito. Titimplahan na natin yung ating bangus inasal. Tapos mamaya pa natin lulutuin yun. Kasi kailangan mamarinate ng konti. Manipis lang naman yung bangus. Konting marination lang, pasok yan, di ba? Kahit siguro isang oras, okay na yan. Pero kailangan na natin yan timplahan. At swerte sa lihi, ha? Nagayin natin dyan. Tubig. Tapos initan lang natin to. Tapos ito yung pinaglagyan ng bangus kanina. Asin lang naman yan. Ito na rin ako magtitimpla. Suka. Patis. Bawang. Ito, okay na yung ating achwete water. Gayon natin yan dyan. Kaya rin sa malapad ko nilagay, para mabilis lumamig, kasi hindi natin pwede ilagay yung bangus dyan ng mainit. Tapos, kunting tanglad. Ito, tatlong piraso lang. Kahit yung likod. Ilagay natin ng pataob. Tapos, pahigop natin sa kanya lahat. Tapos, saka ngayon natin ilalagay yung tanglad. Yan.
Maganda talaga to kung overnight, pero isang oras, kagat na yung lasa yan. Balagay lang natin sa repto, tapos doon na tayo sa ating bangus sisig, pare. Minsan talaga nangyayari ito. Sometimes this happens. Yung bangus, kapag inano, nadudurog. Ayan, umihiwalay laman. Umihiwalay laman, ayan siya. Eh, sako sisig naman yung gagawin natin, di ba? Tapos hindi ko rin ito titimplahan. Ano lang ito? Tawag mo rito, dudurugin naman, titimplahan naman natin. Sisig, alam nyo na. Pero, tulad sa sinabi ko kanina, gusto ko, nakapresent yung mga bangus natin na whole fish. So, prito na natin to. Doesn't matter kung madurog siya kasi, dudurugin naman natin yan. Sama na rin natin yung mga ligaw-ligaw na laman. Tapos, sisig accompaniments, kayo na, bahala dun. Pero kami, typical na, ano, sibuyas. Ito, meron kami sibuyas na pula, sibuyas na puti. Tapos, mamaya bibigyan kami ng kamalansi. Hanggang na muna natin. Ang babalik pa rin natin mamaya kasi gusto nating ano to, mas pa-crispyhin. Ngayon, ang pinakamahirap na trabaho ng pagbabaliktad. Yan! Okay. So again, mas matagal natin ipiprito to para lumuto. At eto, ibabalik ko to. I'm forever yours. Carefully. Kunin natin yung laman itong bangus. Careful na hindi mabutas yung ano. Pwede ba gano'n natin isisig to? Ito na lang. Kahit di nyo masimot yan, kasi dyan din naman natin ipi-plate. Dyan doon natin magagawa yung sinasabi kung buo pa rin yung plating niya. Lalagay ng butter sa sizzling plate eh, di ba? Mm. Eh, wala tayong sizzling plate, sizzling body. Kaya yan, lagay natin ng butter. Tunawin natin yan. Tapos ilalagay uli natin to para mas matusta pa further. Tsaka ang bangus kasi, hindi mamantika. So, dapat lagay tayo ng mantikang willing tayong kainin. Diba? Tusta na natin to. I mean, idarang na natin. Tapos saka natin ibabalik. Are. Tapos, buuin na natin na sisig yan. Buyas puti. Buyas pula. Malanse, pare. Ito masarap maasim kasi seafood eh, di ba? Tapos, liver spread. Optional, kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, di ba? Optional nga eh, di ba? Minta. Or liquid seasoning, syempre. Tapos may natira pa sa sili kanina, di ba? Ganda nitong ano na to. Sili verde na to. Malutong, para singka. Mastikman mo. Ganyan ka. You're like that. Yan. Saluin na natin yan. Ang kailangan naman dito, ano yung liver spread. Mawala siya. Nawala. Hindi mo pwede asahan na itong ginagawa nating bangus sisig. Ay, wow, parang baboy. Hindi, hindi ganon. It's bangus not like nga, that. Bangus nga eh, di ba? So kapag gumawa ka, kanto na sisig, tulad ng pinag-uusapan nyo, lasang kanto na lang talaga siya. May timpla ng sisig, may konting asim, di ba? Parang ganon. Druin mo, pag century 2 na, lumapit sa atin, ang intro natin dyan, no? Kanto na na! Tapos gagawa tayo, kanto na three ways. Ay, bonja! Oh. Century 2 na, baka naman alam ko, hindi Derek Ramsey yung katawang ko. Oh, diba? Yan, tikman natin to. Honey, magluto ka na, pagkat... Kanto na na! Century 2 na, pasensya na po, pero century 2 na, baka naman, diba? Anyway, Bino. Diba? It's so pretty, happy-go-lucky, diba? Crispy garlic. Optional na lang naman to. Kung gusto nyo kunin yung lutong nyo sa crispy garlic, eh, it's yours, pare. You know? Konting garnish lang, birdi-birdi lang. Ayan, siling birdi lang sa taas. Ayan, pare, at eto na ang ating bangus sisig na talaga nga namang. Simple lang, I mean, yung ginawa natin, inisipan lang natin siya ng bagong plating. Pero, ang laking difference siya. It's a huge difference, pare, di ba? At parang napakasarap niya, so paano natin malalaman? Tikman natin yan, pero bago yan, Jerome, sumama ka muna, konti lang. Dirigin sa transmission ako. Hindi ko magawa eh. Si Alvin kasi talaga mahilig sa bangus yan. Ah, puro sili pre ah. Hindi, wala. Wala, wala. Dalawa lang yan. Diba? Ano siya? Masarap siya. And hindi siya ano, hindi siya tulad ng mga ginagawa. Hindi siya tulad ng mga ginagawa ko sisig dati na para medyo malabsa. Nung nakita ko itong technique na to, ako nga no, pwede mo nga namang iprito ulit. After mong himayin, ang laki ng difference niya texturally, tsaka pati sa lasa na rin, di ba? Tapos, ang ganda na itsura niya kasi buo siya, di ba? Mangas. Dali mo sa ano. Ano ba celebration ngayon? Outing! Family outing! Family yan, outing, oo. Oh, ang ganda ng pamilya. So, dadali mo yan. Ang dala mo? Hotdog! Hotdog ako, tsaka ano, hinihaw na baboy, hinihaw na tilapia.
Ah, tulad ng mga dinala mo, sampung swimming na. Bakit? Ano bang problema dito? Walang problema dyan. Walang problema dyan. Pero baka mas masarap lang ito. natapon. So, ito na lang yung kakainin nyo, di ba? Masarap, pre. Okay siya. Dahil nangyayari sa texture. And sa totoo lang, hindi siya mahirap. Napakadaling ngayon. Baka mas maproseso to, pero baka nga mas madali pa to kaysa doon sa kanina. Alam mo yun, kasi yun, may sauce pa. Pag hindi mo natansya yung room mo, baka hindi okay. Pero eto, wala. Darugin mo, timplahan mo. Tapos. O, di ba? So, ano yung kailangan natin gawin? Doon na lang tayo sa huli natin. At yun nga yung ating bangus. Inasal. Pare, gawin na natin yan. So, eto na siya para. Iyon. Pero ano naman to, halos magba-brown to mamaya kapag pinirito natin. Pasak na natin yung mga bawang dyan. So dahil nga may bawang tong taas, mabilis masunog to. So ang gagawin ko dito, majority ng luto nasa ilalim. Ilalim, tapos konting baliktad lang sa taas, parang ganun. Yeah. Malamig pa talaga, magtatalsikan talaga yan para kasi ang daming liquid oh, di ba? Actually baka pwede natin ilagay yung tanglad sa mantika para yung lasa niya, no? Habang piniprito natin yan, isip kami ng mga ano yan. Kasi yan na yun eh. Gagarnish na lang natin yan ng kung ano-ano. So gumawa kami dito ng ano. Confit garlic. Para, alam nyo na yan. That is not new, di ba? Alam nyo, kabisado nyo na yan. Yung lalagyan na lang natin ang kung ano-ano sa taas yan para magmukhang special. So parang itlog, iyaano nyo, gaganyanin nyo. Lagyan nyo ng mantika. Kasi yung mantika na yan, ang dami ng pinirito dyan, pre, lasang-lasa na yan. Plus gusto rin natin yung ano, malamig kasi ito galing rep eh. So init niya, magtagpo sa gitna, parang ganon. Tsaka para hindi na siya malambot enough mamaya na baka pag binaliktad natin, madurog. Yun ang pinakayoko mangyari dito eh. Pwede na to, par. Yan o, napanatili kong pula kasi hindi ko na siya binaliktad. Inano-ano ko na lang siya, binalian ko na lang siya na mainit na mantika, diba? Luto yan for sure. Pero ang mangyayari dito, texture na hindi singlotong nung isa. Depende na sa inyo yun, iba kasi ayaw nun. Kasi matigas eh, di ba? So, try nyo pa rin sa technique. Tapos kung ano yung okay sa inyo, yun yung gawin nyo next time, di ba? Yan! Ang ganda! Ay, ang... Taba yung bangus na yun eh. Ha? Paborito ni Alvin dati yun eh. Tabang bangus. Hindi, yung bangus. Ay, kasosyal. Gusto ko lang i-address ah. Sasabi namin inasal to pero hindi namin inihaw. Kahit alam naman namin na inasal talaga ay literally inihaw. Ang gusto lang namin dito yung parang inasal flavor ba? And inasal looks. Ito na yung confit garlic natin. Lagay lang natin dyan. Lagay natin ng konting parang puti. Kasi ginamit natin yung dahon ng leeks eh. Gamitin natin yung katawan. Bukan lang natin maglagay ng konting ano pa, garnish. Pinakamanipis na kaya natin. Lagay natin sa gitna. Tapos yung crispy garlic natin na... Paubos na. Paubos na. Kaya pa. Tatlong linggo pa to, pre. Naglagay lang ganyan. Sabi ng prof ko, bakit may damo dyan? Ito kamatis. Siling haba pa tayo dito. O, di ba? Para Chef JP na agad gumawa. Pag Chef JP gumagawa, ang angas. Tapos kung tuloy ng Chef JP, may itlog na maalat dito. Yeah. Di ba? Itlog ko lang maalat, pero wala tayong itlog na maalat. Oh. At eto na, pare, ang ating bangus. Inasal. Kasi hindi naman talaga siya inihaw, di ba? Pero inasal flavor siya. At least dun sa alam namin kung ano man yung inasal flavor na yun. So ano bang kailangan natin gawin? Magtagal sa baso. Yatat. Uy! Mainit ulo ko. My head is hot. Waka mo. Sayang. Anyway, ano ba kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bagay ang Jerome's tomo ko muna. Konti lang. Magawa lang ako ng sausawan. Kaya po nakasausaw yung daliri ko dito. So, kamalansi, toyo, sibuyas. Tapos meron tayo natira ditong kamatis. Technically, parang hindi talaga siya sausawan. Pinapagawa ito madalas ng asawa ko, di ba? Pag nagpapaaragaano tayo. Toyo, kalamansi, sibuyas, sibuyas, kamatis. Parang ano siya, more on side dish siya na malasa. Parang gano'n. Paro. Tapos meron confit garlic dyan sa taas. Tapos yung ating quote-unquote sausawan. Natin dyan. Yan ang perfect bite, di ba? No. Owen, anak. Bakit? Masarap siya. Okay siya. Hindi naman siguro nakakagulat na ang bangus ay masarap. Masarap naman ang bangus. Kaya isa yan sa paborito nating isda. At hindi matinik. Pero ang nagdala talaga ng lasa, pre, yung confit garlic talaga. Wala tayong tamis na nilagay dito. Pero kapag nadurog yung confit garlic sa bunganga nyo, ay kasarap talaga. Huwag mo kakalimutan durugin yung confit garlic sa ano ba. Sinigurado na. Ay pa, yung bangus na siya. Pero yung bangus, oh.
Malako ng paa. Oo. Sarap. Hindi, naano mo yung garlic. Ang lambot niya na kasi. So parang meron tamis na hindi out of place. Okay. Diba? Sarap. Tsaka, pumasok yung lasa sa bangus, no? Bagay lahat ng gulay, tama ka. Kahit etong leeks na talagang nilagay lang naman namin yan dyan for plating lang, design-design lang. Di, kasarap. Di ba masarap siya? Mahikaat tayo kamay ko. Diba? Masarap, pre. Ano siya eh? Aaminin ko sa lahat ng tao nandito, pati sa mga klasiko ng grade 4, na hindi siya lasang inasal. Hindi nakuha yung essence. Masarap ba siya na bangus dish? Oo naman, par. Bin, natikwa mo lahat. Anong pinaka nagustuhan mo? Ito siguro. Yan. Kasi, ako ano, either ala pobre. Ako ala pobre o oh, eto. Sisig masarap din naman masarap talaga. Sisig. Pero kasi ang ganda lang no idea ng ano, namumoisten yung bangus kasi may sauce. Pero ano to, masarap to. May dili ka dito. Kanina ka pa eh. Tumatawa ka eh. Perfect bite. Yeah. Diba no? Diba no? Namumorph niya yung buong lasa, par. Sira, makakalayas ka na. Namumorph niya yung buong lasa. Mahilig ako sa matamis na bagay talaga. Alam niyo naman yan. Kung pwede ko lang talagang tamisan to, tinamis ako to kasi masusunog lang talaga. Pero hindi na kailangan dahil nga doon sa confit garlic, pare. Ang lupit, ang sarap. Pero ako naniniwala ako majority talaga ng luto sa bangus, base prito. Hindi na iba sa pagdototcho. O kaya sa pag, yung bangus steak. Oh, piniprito muna yun eh. Bago siya damit na ng iba. Kasi, feeling ko, yun muna. Ayusin muna yung base. At ang pinritong bangus, pero pinritong bangus saka asin lang. Okay na eh. Tapos, dadamitan mo pa ng konti, di ba? So, mas masarap siya. Ngayon, iniisip ko tuloy, ano pa yung mga pwede nating ibihis o idamit sa pritong bangus natin, technically speaking? Ano mo naisip ko? Yung sa ala pobre kanina, tweak mo ng konti yung adobo na yun eh. Tama. And siguro, hindi rin masama na yung mga dikamatis nating ulam, kaldereta, menudo. Sobrang taken for granted ng bangus eh. Kasi andyan na lagi at hindi naman yan seasonal na isda na next week wala ng bangus, kain tayo ng bangus ngayon. Hindi, yan na, consistent yan. Consistent na lagi bangus. Kaya hindi na natin nabibigyan ng pansin. Kaya siguro dapat, let's take another look sa produce na nasa paligid lang natin na tinitake for granted natin, di ba? Marami salamat mga inaanak sa manood. Sana nag-enjoy kayo. And kung kayo ay nag-enjoy at nakakuha ng value dito sa palabas na to, i-click nyo ang subscribe button kasi marami pa kayong makikita nga to. At gusto ko lang sabihin na kung ang napanood nyong episode ay yung tubig, three ways namin. Hindi po puro ganun ang content namin. April Fools po yun. Ayaw namin sabihin kasi masisira yung joke. Pero marami naman nakagets. Marami din nag-unsubscribe. Okay lang yan. Anyway, I love you all mga inaanak. Kung meron kayong kasi paluto sa akin, comment nyo lang sa baba. I-message nyo ako sa lahat ng social media ko. At kung meron pa kayong na-try na gantong style ng pagbabangus, ipakita nyo sa akin yung picture sa mga social media. Kasi gusto ko talagang makita. Interested ako sa mga ipapakita nyo. Kasi malay nyo, nakawin ko yan. Diba? Alam mo naman ako. Magnanakaw ako. Diba? Ano ako eh? Ikaw si Lupin. Hindi, payat yun eh. Ano Lupin the pork? Ano Lupin the pork? Oh, ano Lupin the pork? The fourth. Ayaw mo na, may Puji ko ba? Puji ko, laki.